maligayang pagdating sa Dapitan. Gracias, Kapitan. Hindi ko akalaing makakaroon ako ng pamusong bisita. Hindi ako bisita, Senyor. Ako ay pinatapo ng gobyerno. Sa madaling salita, preso. Ah! Padre, ito. Nandito na si Rizal. Ah! Ang sikat na manunulat ng El Filibusterismo at ng Nolimitangere. Ang dakilang irehe at ang filibustero. Ang mortal na kaaway ng Espanya at ng simbahang katolika. Kilala ko na siya. Senyor Rizal, ayon dito sa sulat ng Gobernador General, pwede kang mamili ng titirhan. Pwede kang tumira dito sa aking kumbidensya o sa kumbento ng simbahan. Sa kumbento? Sa ilalim ng aking bubong? Papayag lang ako sa ilang kondisyon. Kung si Senyor Rizal ay magkukumpisal sa kanyang mga kasalanan at magbabalik loob sa simbahang katolika, at kung babawiin niya ang mga pagbabatikos sa aming mga relihiyoso. Ito na siguro ang pinakamalungkot na lugar na nakita ko sa buong buhay ko, Kapitan. Hindi kalungkutan ang nakita ko dito, kundi kapayapaan at katahimikan. Sobrang katahimikan kahit ang mga ibon ay hindi humuhuni. Sa mga bahay-bahay, wala kang marinig na tawanan, kundi ang walang tigil na pagrorosaryo. Minamahal kong nanay, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan dyan sa Hong Kong. Mabuti naman ang kalagayan ko dito, para lang akong nagbabakasyon, kaya lamang ay hindi ko kapiling ang aking pamilya at wala akong kalayaan. Ligtas ka na sa Hong Kong, bakit bumalik ka pa sa Pilipinas? Para sa Pilipinas ang pinaglalaban kong reforma, Kapitan, wala sa ibang bansa. Mawalang galang na, kayo ba yung pinag-uusapan sa bayan? Oo, ako nga. Doktor kayo? Oo. Nais ko sarang magpagamot, ngunit wala akong ibabayad. Ito ang aking lupain na nabili ko dahil sa napalanulan ko sa loterya. Mahirap lamang kami. Hindi kami kayang paaralin ng aming mga magulang sa kabayanan. Senyor Blumentritt, mahal kong kaibigan, hindi mabura sa isipan ko ang masasayang araw ko dyan sa Europa. Wala na ang mga araw na yon. Ang mga pakpak ng paro-paro ay nasunog sa ningning ng liwanag. Pero mula sa kasamaan ng kasalukuyan, ay maraming mapupulot na kabutihan sa hinaharap. Pinakamamahal kong nanay, dahil sa pakiusap ko, sa wakas ay pumayag din ang Gobernador General na makapiling ko kayo ng aking mga kapatid. Aasahan ko ang inyong pagdating. Magandang umaga, mga kaibigan. Ito pa lang aking ina at mga kapatid. Inay, ito naman ang aking mga inaipundar. Manukan, eskwelahan, klinika, at dormitoryo. Malubha ng kalagayan ng iyong ama, Pepe. Kailangan niya ako sa kanyang tingin. Ihalik mo na ako sa kamay ng tatay. Nais ko siyang makita muli. Huwag kang mag-alala, Pepe. Nagpapasalamat ako sa pag-opera mo sa aking mata. Malinaw akong nakakita ngayon. Ngunit mas malinaw kung natatanaw ang pagdurusa mo. Dr. Rizal, ako nga po pala si Manuela Orlac at siya naman po si Josephine Bracken. Sinamahan ko po sila dito dahil akala nila ay nasa Manila ang iyong klinika. Dr. Rizal, I'm George Taffer. As you can see, I'm blind. And I hope to avail your service. Can you do operation to my papa? No, it is complicated. Then, it is time for us to go. No. I love you, Josephine. But we only know each other for a short time. I fear that it's just your loneliness that makes you say this. No, believe me. I'm sorry, but I can't leave him. I need to go back with him to Hong Kong. He took care of me when I have no one. Are you coming back? I don't know. I really don't know. Everything will be alright. Go ahead. Sino? Sino nagpadala siya dito? Ama! Ama, Prayli! You came back?
Padre, naisa na namin magpakasal. Hindi ako nagkakasal ng erehe. Wala kaming problema sa gusto mong papakasalan. Dahil siya ay isang Katolika, ikaw ang may problema. Magbalik loob ka muna sa Iglesia Katolika. Do you accept me as your husband? I do. What I'm thinking, the thoughts of people of you are high before I came. Now, they said, we are living in sin. My mother said, it's better to live this way. My mother speaks beautifully. Ayaw niya raw na lansones, gusto niya santol. Santol, itas ka ng santol. Por favor, ora mismo. Naalala mo ba yung kasama nila Josephine nung una silang dumating dito? Alam mo bang kalaguyo niya pala ang isang prayli sa Maynila? At saan mo naman nasagap ang usap-usapan na yan? May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Hindi ko lang lubos maintindihan kung paano naging kaibigan ni Josephine yan. Si Josephine na naman ang nakita mo? Hindi mo lang ba naisip ang iisipin ng ibang tao? Ang importante, maayos kami nagsasama. Sapat na yon. Hindi ka ba nagtataka? Ang higpit-higpit ng bantay sa'yo, maging kaming pamilya mo. Hindi dagling nakapunta dito sapagkat samantalang si Josephine. Ano? Ano ang nais mong ipahiwati? Alam mo ba si Josephine nung nasa Manila? Madalas lumalabas kasama si Maria Orla. At alam mo ba kung saan sila pumupunta? Sa mga praile. Who are you? Who are you really? Please. Please listen to me first. Tama na. Francisco, paalam anak. Patungo ka na sa lugar na walang mapangapi. Pumunta kami dito, hindi para mapagamot sa kaibigan ating bulag, kundi para sa iyong mga malinaw na mata na nakakita sa sitwasyon ng ating bayan. Gusto sana namin humingi sa iyo ng payo. Handa akong makinig. Merong naitatag ang lihim na samahan, ang kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan. Tinayo ito sa layuning maipaglaban ng sambayanan ang kanilang kalayaan. Sa pamamagitan ng armas, kami ang mga bunga ng iyong libro. Ikaw ang naging inspirasyon namin. Pinapunta kami dito ni Ginoong Bonifacio para sabihin sa iyo na handang tumiklab ang imagsikan sa kahit na anong oras. Tigilan niyo ang kaibahang ito. Hindi pa handa ang Pilipinas para sa revolusyon. Baka anong gawin sa iyo ng mga praile sakaling mag-alsa ang sambayanan? Kung puputok ang himagsikan, huwag na kayong lumingon pa para lang sa isang tao. Rizal, mayroon akong magandang balita. Pumayag ng Espanya na manilbihan ka sa Cuba. Kung kailan handa na anirahan dito, ngayon pa ito dumating.
Gracias, Kapitan. Mahirap lamang kami. Ayun mo katawa, baby! Dip, dito tayo katawa. Dr. Rizal. Ay! Sabang kami mo! Alam mo bang si Josephine nung nasa Manila? Madalas. Pero mula sa kasamaan ng kasalukuyan ay maaaring mapupulot na kabutihan sa inaarap sa mabaho.